Hi, welcome to Power Words. Ito po ay mga tinapay ng buhay sa pang-araw-araw na pangailangan natin sa ating spiritual life. Pwede po itong mga tulong kung sakali pong kailangan ninyo. Alam niyo po, ang Biblia, kapag ka po ang buhay natin ay may tanong, lagi po siguradong may sagot ang salita ng Diyos. Meron nga pong magandang tanong na magandang sagutin natin lahat. May nagtanong po sa akin, Pastor, ano po ba yung love languages? Bago ko sagutin yan, mag-joke muna ako. Next. If a man opens the car door now for his wife, he can be sure of one thing. Either the car is new or the wife is. Ayan, plus ko na yan. Alam niyo, kapag pinag-usapan ng pag-ibig, nako, eh sigurado, patungkol sa dalawang taong nagmamahalan ang sagot ng mga maraming tao. Kaya nga patok na patok yung mga love stories, you know, romantic comedies, yung crash landing on you, di ba? Hindi po yan si Captain Ray. Mas gwapo po siya. Alam niyo, some years ago, nabasa ko yung bestseller ni Gary Chapman, The Five Love Languages. No? Dito, Chapman argues that people communicate love differently daw. That each person has a natural and distinct way in which he or she gives and or receives love. Eh, ito daw, according kay Chapman, yung lima, no? Na love languages ng mga tao. Verbal expression, providing or giving gifts, acts of service, spending time, and physical affection. So verbal expression po, eh, ito daw yung mga words of affirmation, using words to build up the other person in lobby dudes. Bawa, sasabihin mo, thanks for taking out the garbage. Mga tipong gano'n. No? Mga tipong, I love you, I miss you. Kasi some people want to hear yung mga gano'ng klase. You know? Kumbaga, mga positive compliments. Kumbaga. Ngayon, if they don't hear it, then they might feel unloved. I mean, baka hindi mo napapansin o hindi mo nalalaman. Halimbawa naman sa providing and giving gifts, dito naman, it's all about gifts. No? Kumbaga, pwede kasing yung gift, pag binigay sa kanya, ang dating ka, oh, he was thinking about me. Look what he got for me. No? Chanel, Prada, whatever. Kumbaga, dito, natutuwa siya magbigay at natutuwa ka na makatanggap or something, you know, or vice versa. Ano naman yung acts of service? Yung acts of service, doing something for your partner, for your spouse, that you know they would like. No, gaya ng cooking meal, yung misis ko, mahilig magluto, washing dishes, no, washing laundry, no, patapos ko na maglaba ngayon. Tigas ako dito eh. Pigasain, tsaka pigalaba eh. Vacuuming floors, nako yan, mga trabaho ko yan. And all other acts of service. Pangapat, yung quality time. No? Ibig sabihin naman ito, giving your spouse undivided attention. Kumbaga, no? For example, taking a walk together or sitting on a couch with the TV off. No? Kumbaga, talking and listening to each other. Kami, kadalasan, every night, we walk 2 miles. Paikot dun sa school ng aming anak. And magkakwentuhan lang kami, paplano, minsan nagaharutan, minsan nagbibiruan, minsan joke-joke, or minsan nagkakainisan din, or minsan, kumbaga, usually we talk about the future, eh. Or kaya mga ministry plans, mga ganun. So, spending time also is about, kumbaga, sabi dito, other people daw measure the quality of their love by how much naman, no? In quantity. Now, their significant other wants to spend time with them. No? Kaya nga, if they don't get enough together time, then they might feel unloved. Kaya kung ang love language ng spouse mo ay spending time, naku, hindi kayo pwede sa LDR or long distance relationship.
Eh, lalo na, hindi kayo pwedeng mag-LDR pagka ito love language mo or love language ng asawa mo. Kasi physical touch is about holding hands, hugging, kissing, alam mo yun, sexual intercourse, or lahat to expression of love, eh, back rub, mga ganun, no? So, according to Japan, verbal expression, providing, giving gifts, acts of service, spending time, physical affection, ikaw, ano sa palagay mo ang sayo dyan? Alam nyo, pansin ko lang, lahat ng love languages na ito, characteristic ng Diyos eh. Diba? Verbal expression, sabi nyo, let there be light. Ang daming mga red letter words sa Bible kaya. Ang daming niyang promises, ang daming niyang mga love letters sa atin. So, verbally, in-express niya yung kanyang pag-ibig sa atin. And then, providing and giving gifts. Nako, eh, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, eh, talaga namang umuulan ng papala mula sa kanya. Acts of service, eh, katatalo pa ba? Namatay siya para sa atin, di ba? Spending time, eh, he's beyond time. Kumbaga, hindi siya sakop ng time. Eh. He's timeless. So, wala na siya inisip buong eternity kundi tayo na makasama tayo. Physical affection, yun. Yun ang gusto niya. Maka-fellowship tayo. Kumbaga, for eternity. Diba? Kumbaga, kita mo siya. Lahat yan eh. Kumbaga, makikita mo sa Diyos natin mapagmahal. Pero speaking of, ano, balik tayo dun sa pinag-uusapan na five love languages. Out of these five, each of you daw has a primary love language which speaks more deeply to you than all the others. Baga may natatangi ka dyan sa lima na yan. Ngayon, discovering each other's language and speaking it regularly is the best way down to keep love alive in a marriage. Yung? Ano yun? This concept, nabasa ko yan, it helped me to minister sa mga couples. I have ministered to couples who obviously love one another. Yeah, kita mo talaga, nagmamahalan sila. But, ang pansin mo rin, they both complained. In essence, kasi, they felt unloved. Bakit? It is because they didn't know one another's love language. Kumbaga, nagmamahalan sila, yun lang, hindi kasi nila identified ng mga love language nila. Kaya nga, kadalasan, tinuturo ko rin ito na kumbaga para maging guideline sila para mas maging matibay yung kanilang marriage sa aking mga premarital counseling o kaya sa mga marriage counseling. Alam nyo, yung mga mag-aasawa naman, talagang they love one another. Ang problema, they are not speaking the same love language. Kaya importante ma-identify mo ano yung love language mo at ano yung love language ng asawa mo. Pero kung titingnan mo, no, could this be why we do not understand the love of God? Kasi a lot of people, alam nila may Diyos. Alam nila na pagmahal ang Diyos. Pero minsan, hindi nila maintindihan ang Diyos. Or parang hirap silang lumapit sa Diyos. Parang ganun din eh, sa mga mag-asawa. Eh, no? Kumbaga, mahal nila isa't isa, pero nahirapan silang express kasi nga, hindi nila alam yung love languages. Alam nyo, pag tinignan mo yung Biblia, lalo na yung central message, yung John 3:16, it talks about the lover, the love, the beloved, and the eternal benefits, no? Yung gift of love. Alam nyo, bago natin pag-usapan yung love, beloved, the gift of love, eternal benefits, mag-focus lang tayo sa isa muna. In the love. Kasi, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting love. Alam mo, itong John 3:16, dineclare niya agad na God is a lover. No? This goes against the prevailing notions of God. Many people think God kasi is angry. Hindi kasi nila alam yung love language ng Diyos. We view God sometimes as a God of wrath. No, but we misinterpret that wrath is, kumbaga, in terms of our humanness rather than His holiness. I mean, no, we view God
sometimes as a tyrant, a cosmic killjoy, an angry parent sitting in his heavenly living room with his divine belt in hand, waiting for the disobedient sinner to come through the door. Nako, parang nako, may palo ka. Parang ganun, ano? Ganun ang pagkakaintindi natin minsan sa Diyos. Iba naman, they view God as indifferent, no? They think God does not and cannot care about the world or anyone in it. Sabi ng mga hindi naniwala sa Diyos, if your God is so good, why is he allowing the evil in this world to exist? Pag may pandemic, pag may riot sa LA, pag nagkakagulo palagi. No? Pero alam niyo, kung sasagot ang Panginoon, sasagutin tayo ng tanong eh. Tatanungin niya tayo to answer that question. Why are you allowing it in the first place? Kasi why are you accusing me of something na hindi ko nature? Tawagin natin. But how can I allow something that is not of my nature? Kumbaga, hindi ako yung problema. Ang may problema yung mga taong nag-aalaw ng evil, no? Kumbaga, for in this world to exist. Ngayon, iba ang perspective nila sa Diyos. Temperamental, mainitin ang ulo, masungit. They view God's love, iba na puzzling. Kumbaga, they spend their lives trying to earn it, yung pag-ibig ng Diyos. No? This produces legalism, which results in their hopelessness or pride, but never reveals the true love of God. Kaya nga yung iba, nagpapakadalubhasa sila. Pero sa totoo lang, ang pag-ibig ng Diyos, madali namang intindihin eh. Kailangan mo lang maranasan. Sabi ng iba, for me to get saved, I must sacrifice. I must do good. Mali po yun. Alam nyo kasi, doing good and sacrificing is a manifestation of life surrendered to God. It's the byproduct of being born again. Eh. Hindi mo kailangan gumawa na mabuti. Kumbaga, para mapalapit sa Diyos. You come, kumbaga, as you are, kung sino ka, humingi ka ng tawad. Gagawa ka na mabuti kasi byproduct yan ng relasyon mo sa Kanya. John 3:16 actually stands against all these misinterpretations na binanggit natin. No, about God's attitude towards us. And kumbaga, it declares God loves us in John 3:16. Sabi sa 1 John 4:8 na, God is love. God actually personifies love. In fact, if it has to do with God, it has to do with love. Yan po yung ating power words sa araw na ito. I hope kahit pa paano may konti tayong natutunan mula sa salita ng Diyos. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang tinapay ng buhay ay importanteng kainin pang araw-araw para po lumukas tayo sa ating buhay spiritual. Alam niyo, kapag kami tanong ang buhay, meron sagot ang Biblia. Maraming salamat po. God bless you and kita-kits tomorrow, hopefully. Bye!